morning sa ating lahat, mga ka-porkchop. Ngayon po, may na news na lumabas na official na yung rules na bago ng Queensland. Tsaka ina-adapt na rin yata ng ibang state ng Australia. Or mas nauna pa silang nag-implement ng rules na to sa road rules. Nakakasyak po yung violation na violation fine pag nahuli ka. Ito po. So, gaya ng sinabi ko, mga kaporkchop, pag nagmamaneho ka dito sa Australia, habang umandar pa yung engine mo, bawal kang nakahawak ng cellphone. Tapos, kahit itabi mo lang o kahit ilipat mo lang yung cellphone, bawal na bawal. Kasi, may pinakamalaking fines na ibibigay yung Queensland road rules ngayon sa mga nahuhuling mga motorista na naghawak ng cellphone. Kaya grabe, nakakasyak talaga yung presyo. May puntun din naman sila kasi ang nangyayari kasi karamihan sa mga nadiskrasya ay yung mga taong naghahawak ng cellphone, isang kamay lang yung hinawak sa munabila, tapos yung isa nakahawak sa cellphone. Kaya yun, in-implement na ng Queensland official na pag nahuli ka, grabe yung violation fine. Walaan nyo magkano? Grabe, 33,000 piso. So, actually in dollar, flat siya na 1,000. So, kung nahuli ka, $1,000 talaga kaagad yung fa-fine sa'yo. Ipapataw sa'yo. Kaya, nakakatakot na pag may tumawag na mga kaibigan mo, pamilya, or sa trabaho, hindi na lang sasagutin pag nagmaneho ka. Kasi, siyempre, $1,000. So, yung ibang tao dito, isang linggong trabaho na yan. Kaya, medyo nakakatakot talaga. Marami nang magagawa sa $1,000. Kasi, isipin nyo, 33,000 peso yan. Kaya, grabe. Kaya ingat na lang yung mga kaibigan ko, mag-ingat kayo na wag na wag nyong hawakan yung cellphone nyo pag naka-under pa yung makina nyo kasi i-consider yun eh. Sabi ng rules, kahit na pumarada ka lang, kahit nasa sa gilid ka ng daan tapos ma-under yung engine mo, fines pa rin yun, $1,000 tumatiginting. Grabe, kaya ingat na rin kasi sayang din yung $1,000. Saan natin kukunin yan? Halimbawa niya, may kadikit ka. Yan. Tapos, kung isang kamay lang yung nagda-drive, tapos yung isang kamay mo naman nasa cellphone, tapos yung mga naunang sasakyan, gaya niyan, lalo na pag malapit. Pag nagsiswerve yan, pag isang kamay lang yung hawak mo kasi yung isang kamay nasa cellphone, talagang mahirap ka talaga makapag-balance na bawa ay kapik mo ng konti. Kaya mas maigi na talaga na dalawang kamay yung nasa munabila saka huwag nang humawak ng cellphone. Kasi bukod sa mafa-fine ka ng 1,000 o $1,000, delikado pa yung sarili mo. Tapos nagbibigay ka rin ng rest sa mga motorista na malapit sa iyo. Kaya mas maigi na talaga na iwasan yung paggamit ng cellphone pag nagmamaneho. Kaya mas maganda talaga ang i-practice na ang pagiging driver ay defensive driving. Bahala ng matagal dumating, bahala ng
sabihin ka nila na, oh, ang bagal-bagal mo. Basta, safety ka. At saka, lagi kang aware na sa paligid mo kung anong nangyayari. Tingin ka sa kaliwat kanan mo, likod, at saka sa harap. Kaya, yun yung masasabi ko sa ano, pagmamaneho na dapat wala nang gumagamit ng cellphone pag nagmamaneho. Lalo na dyan sa Pilipinas, dami akong nakikitang mga vlogger na ano eh, naghahawak ng cellphone tapos hindi pa gumagamit ng seatbelt yung ano, yung iba. Bukod sa dinidelikado nila yung sarili nila, dinidelikado din nila yung mga katabi nilang motorista. Kaya yun, iwasan natin yun. Iwasan natin, ugaliin natin i-practice na huwag gumamit ng cellphone at saka magsuot ng seatbelt pag nagmamaneho. Hindi lang yung nagmamaneho, pati yung mga passenger. Saka kung ano yung maximum passenger ng nakalagay sa features ng sasakyan, yun lang huwag niyong lalagpasan kasi yun nga, bukod sa hindi na safety yung exist na passenger, siyempre sa bandang huli, magsisisi din kayo. Kung ilan yung seatbelt, yun din yung dapat nakasakay sa sasakyan. Yung iba kasi kandong-kandong na, saka i-practice natin na huwag natin gawin yun. Kasi dinidesign talaga yung seatbelt na yun para sa individual na sumasakay sa sasakyan. Kung ilan yung seatbelt, yun din yung ano, yung pasahero. Kasi dinidesign yun ang mga motor company para safety sa mga nasa loob ng sasakyan, sa individual na sumasakay sa sasakyan. Kaya yun yung masabi ko doon sa $1,000 na pataw kung nahuhuling gumagamit ng cellphone yung driver, kahit humahawak lang, tama lang yun. Kasi karamihan sa mga disgrasya related doon sa paghahawak ng cellphone. Kaya yun yung masasabi ko. Second day ng day off ko. Ay, third day na pala. Tapos mag-ikot-ikot kami sa Karate Barrio dito sa Australia. Oh yeah. Tapos may sarili akong driver. Ayan, si Pork Chop. Dumiretso pa, walang give way to your right ha. Ayos ha. Yan. Kasi siya yung pinapadrive ko kasi mag-observe ako sa related ng ano ng driving doon sa mga taong nagmamaneho ng nakahawak yung cellphone ng cellphone. Tapos ikot-ikot kami dito sa suburb namin sa North Lakes banda. Tapos may itatayong bagong supermarket yan o. Oh, malapit na matapos. Yan, dyan kami mamalingki. Yan yung parang palingki dito sa Australia. Indoor siya. Sa Pilipinas kasi pag palingki, sabihin ano eh, wet market. Pero dito ano, magpalingki. Ano, di aircon siya. Kaya medyo maganda. Naman mo yung USC sa Moreton Bay. Yan yung ano, University of St. Saint Coast. Yan, mapakita ko sa inyo yung mga fruit shop yan. One lane lang. Halimbawa, nagda-drive ka ng ano, one lane. Tapos, nagsiselfon ka. Tapos, gilid-gilid yan. Pwede kang mag-utter pag ano, pag isang
kamay mo, naka-cellphone ka, tapos may kausap ka, kaya may kina talaga iwas disgrasya. Yan mga kaprogchap. Yan. Dito naman talahiban. Yan o, talahiban. Talahiban. Pero ang talahiban na yan, parang sobrang ganda eh. Sa bukid walang papel. Id-id lang sa kahoy. Ayan. Ayan. Ikot. Saan tayo mo na eh? Bunnings. Bibili kami ng mag-stack kami ng ano, ng mask kasi may coronavirus ngayon, kaya mas maigi nang mag-stack ng mask kasi sa ibang state daw ubusan ng mask, walang niya talaga yung coronavirus na yan.